Ayan, hello guys. This is MG Interesting Videos. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe saan ba? Dito pala ito. Subscribe ka na. Ayan. Ang topic po natin ngayon is bakit nga ba hindi ako na-monetize sa unang apply natin kay YouTube? So, bibigay ko po sa inyo yung mga dahilan kung bakit hindi ako na-approve sa unang apply natin kay YouTube. Ang requirements kasi ni YT is 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. 4,000 watch hour is napakahirap talagang kuhanin yun. Pero meron akong ginawang video para mas madali nyo siyang makuha. And ilalagay ko yung link sa baba. Ayan, puntahan nyo lang yan. Sure, mapapabilis ang inyong pagkuha sa 4,000 watch hour. Yung 1,000 subscriber kasi is madali lang yun eh. Napakadali lang guys. Punta kayo sa mga live, makipagpalitan kayo dun. Alam nyo na yun. Punta kayo sa live, makipagpalitan kayo na. Alam nyo na. Basta, yun. So, ito nga yung dahilan, guys. Pero bago yan, intro muna tayo. Ayun na nga guys, ito yung dahilan kung bakit hindi tayo na-monetize sa unang apply natin. April 22, na-reach ko yung mga requirements ni YT. Yung 1,000 at 4,000 subscriber at 4,000 watch hour. Ayan, na-reach natin yun. Pero pag-apply ko, nag-apply ako noon April 22. So, naghintay ako ng mga 11 days yun. 11 days, nagpadala siya ng email si Lolo. Si YT. Umaga yung madaling araw. Nakita ko yung email niya. Nakalagay doon. Ang unang basa ko kasi approve ako ni YouTube. Eh. Your channel is approved. Yung pala, siguro nalimutan na. Basa ko talaga ganun. Yung pala, not approved. Ayun, parang pinanghinaan ako ng loob. Parang nawalan akong gana. Nawalan akong gana ba? So, pero ano, tinuloy ko pa rin. Yung diretso pa rin. So, after 1 month, pwede ka ulit mag-reapply. So, ito yung dahilan kung bakit hindi ako na-approve ni Lolo, ni YT. Una, wala akong thumbnail. Ito yun, ayan. Wala akong thumbnail, wala akong description sa mga video. At saka yung title ko kasi may nakalagay doon na viral pero hindi naman siya viral. So, yun, doon tayo nadali ni YT. Tsaka may reuse content pala ako, hindi ko alam. May reuse content pala ako. Yun yung kinuha ko sa FB. Sa FB ko, sarili kong video. Yung video ko naman talaga. Pero na-upload ko na kasi sa Facebook. So, kinuha ko sa Facebook, dinaretso ko sa YouTube. Hindi ko alam ano pala yung reuse. Kasi nga, na-upload mo na third party na yung... Hindi ko naman kasi alam nun bago pa lang. Wala naman nagsabi. So, hindi rin ako nagbasa-basa. So, ayun, lesson learned. Isa rin yung dahilan, yung pinaka-importante, huwag kayong... gagamit ng hindi nyo sariling, huwag kayong mag-upload ng hindi nyo talaga sariling video. Pwede kayong mag-upload ng hindi nyo sariling video pero i-edit nyo. Kaya lagyan nyo ng reaction video. Yun. Isa yun. Yun ang pinakamabigat, yung reuse content. Siguro nadamay lang yung mga metadata. Yung metadata kasi is, kasama dun sa metadata is thumbnail, description, title. Yun. Yun ang wala ako. Talagang raw na raw yung ano ko. Raw na raw yung mga video ko dun. Kaya hindi tayo na-approve. Tapos hinanapan din niya ako yung newest video. Ayun, para sa mga ano to, sa mga bago pa lang, sa mga mag-a-apply, linisin niyo muna yung inyong mga channel bago kayo mag-apply ng monetization. Para hindi masayang isang buwan niyo kasi isang buwan yung hintay niyo bago kayo mag-apply ulit ng monetization. Para sigurado lang. So, ayun niya na May 22 nag-reapply ako kay YouTube ulit. And after 2 days, na-approve naman ako. Ay, May 26 pala, sorry. May 26, na-approve ulit tayo ni... Na-approve na talaga tayo ni Lolo. So, ayan. Para sa mga bago palang mag-apply. Siguraduhin nyo na malinis yung ano nyo. Yung mga channel nyo. Lagyan nyo ng description. Lagyan nyo ng... yung title, kailangan na ayon talaga sa video. Tapos, thumbnail. Ang importante is, wala kayong reuse content.
Sure na sure. Yung copyright kasi wala namang problema yun. Okay lang, huwag niyong buburahin yung copyright claim niyo. Hindi, pag ano kayo, pag na-monetize kayo, okay lang din may copyright claim, hindi naman affected yung inyong ano, yung channel. Pero may maghahati kayo pag pumayag yung may-ari ng video, maghahati kayo din pag may copyright claim ka. So, yun lang sa mga bago pa lang nag-YouTube, sa mga bago pa lang mag-apply. Ayan, make sure nyo na wala kayong reuse content at saka thumbnail at saka description. Newest video, hinanapan din niya ako dun. And guys, sana ay may natutunan kayo sa maiksi nating video. Ay, maraming salamat siya. Kung may tanong lang po kayo, comment lang po. Tapos yung link para sa WH, meron ako dyan, may in-upload ako dyan para mapabilis yung WH nyo. Kasi yun yung pinakamahirap, ano, kuhanin eh, yung WH. So, ayan guys, maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig. Thank you very much. Bye!